Si Justo Justo, movie writer, kolumnista, TV host, Pasay City Councilor. Nakilala rin siya bilang masugid na tagapagtaguyod ng mga taong may AIDS gaya ni Sarah Jane Salazar. At itinayo niya ang Home for the Golden Gays, isang retirement home para sa matatandang badi. Bakit ho kayo na in love kay Daddy? Barkada na nga, napapayuhan ka pa. At saka doon na siguro tumubo ang pagmamahal. Nakikita niya yung mga gays, nasa luneta na lang, walang trabaho, doon natutulog. They were not eating well, so gusto niya sana yung mga gays na ampunin niya, tapos bigyan niya ng tamang kabuhayan. Mga I don't talk about it. We love you, Dad! Ako po si Rhea Santos. Samahan niyo ako makibahagi sa makulay na buhay ni Justo Justo o JJ. Isang kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay. Gawa-gawa ko lang daw yung may AIDS o may HIV si Sarah Jane. Siguro palagay ko, vindicated na ako ngayon. Palaban. Ang ibultong yun ay yun ang nanalo sa aming monument for Sarah Jane Salazar. Pero sad to say, pinigil yun ng council at ipaglalaban ko pa rin. Buo ang loob at may paninindigan. HIV-AIDS ay narito lang sa tabi-tabi sa atin ngayon. Marami na may HIV-AIDS. Ayoko matulad tayo sa Africa na 10 to 1 ang ratio. Isinulong niya ang kampanya para sa Acute Immune Deficiency Syndrome Awareness o AIDS. Yung unang naming pagkikita nung pina-follow up yung storya ni Sarah Jane, dahil yun ang na-assign sa aking istorya sa Brigada 7 nung araw. And dahil Pasay City, ano siya eh, counselor. Pinag-usapan dahil sa pagkupkup at pagkalinga niya sa matatandang bading na inabandona na ng kanilang mga mahal sa buhay. Tapos second time, eh ito na yung expose namin sa tinatawag na comfort gay. Lumutang lang ito nung yung mismong bahay ni konsehal, ginamit niyang parang haven para sa mga senior na homosexual. Hanggang sa habang tinutulungan niya yun, yung isa, eh nag-reveal na nung kanyang sad experience during the Japanese occupation. Ako ang nagladlad nung mga panahon na yun. Siya si dating Pasay City Councilor Panfilo Justo, o mas kilala natin bilang Justo Justo. Unti-unting lumalabas yung mga pilantik ng mga kamay mo. Well, siguro kasama na rin yun. Dahil sa magagandang hangarin, hinangaan si Justo Justo o JJ, di lamang ng kanyang pamilya, maging ng kanyang mga taong nakasaksi ng kanyang kabutihan. Pero marami rin ang tumuligsa sa mga naging adhikain niya. Matapos ang termino sa politika, ilang taon ding nanahimik si JJ dahil sa iniindang sakit sa spinal column. At nito lang Biyernes, May 18, 2012, muli siyang naging laman ng mga balita dahil sa pagpanaw niya, dala ng komplikasyon sa diabetes. Tubong Leyte ang pamilya ni JJ. Panganay siya sa tatlong magkakapatid. Lumaki sa hirap kaya naman noong third year high school, sinubok niya ang makipagsapalaran sa Maynila. Sa Maynila, nagsumikap siya at nagtinda ng mais at lugaw para makapag-aral. Sa programang Wish Ko Lang, huli nating napanood si JJ na masayang nagkukwento ng kanyang buhay. Dito, ibinahagi niya ang masaya niyang karanasan noon sa showbiz bago siya pumasok sa politika. Ano na yung medyo nakaka-fascinate sa akin yung mga balitang artista, yung comics. Sabi ko, kaya ko itong gawin. Hanggang sa ako ang naging nakuha nilang movie columnist. Diyan ang pangalan ko sumikat. Talagang bonggang-bongga talagang bumanyan ang pangalan ko. Mula sa isang simpleng column sa dyaryo, naging instant celebrity si JJ. Noong high school talaga ako, talagang he was so popular, he was being talked about kasi talagang icon yan eh, pagdating sa writing, hosting, everything. So ako talaga mahilig sa showbiz, talagang kilala ko na siya. Maging sa pagkanta, pumatok din si JJ. May isa siyang kanta na talagang sinasayaw-sayaw pa namin nung